ayaw paniwalaan ng mga human rights kasi nga depensa ng depensa. O tapos sabi ko kay Bato, nung presidente ako, gawain kitang chief PC, chief PNP. Buksan mo yung records at sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong lukuhin. Eh matagal yan eh. Ninong ako niyan sa kasal. Kadete pa yung kalalabas lang ng PMA niyan. Second lieutenant pa yung assign ang Davao. Tagaroon yan eh. Tagaroon yan si Bato, Davao. Ang ginawa ko, binuksan niya ang record. Totoo yan. Nagsabi ako sa mga ugok ng mga putang ina ninyo at binibiro nila, sabi ni Duterte, 6 months. Ang paradigm ko noon yung nagkakampanya ako, mayor ako, at isip-isip ko, 6 months, ubos ito. Gabi, patay lang ako ng 10 gabi-gabi. Tapos na lahat yan. Hindi ko akala eh, nung nabuksan, ang putang ina, kalaban ko, customs, pati pulis, pati lahat na. Eh, paano mo ma? Ay, mga general, nandoon. Sila Luot, nandoon. Si Garbo, nandoon. Na-assign sila, sabi ng pulis, sir, pag nandiyan kami, sabi ni Luot, huwag mag-operate dyan ni Garbo. Tinatapon sila kung saan-saan. Di, ang kalaban ko, mismo na ang gobyerno ko. Kaya kayong mga human rights, ganito yan. You shout almost every day ko may nakita naman. You just point to a dead piece of carcass. Tao pagpatay na, carcass na yan. Musahan ilagay yan. Tao sabihin mo, human rights. Ang pinatay ko, ang sabi ng police, sir, ang pinatay namin, 5,000. Sabi ko, sabi niya, ikaw sir, magkano yun? Ilan? Sabi ko, wala man akong pinatay. Kayo lang man, sige, patay dyan. Bakit mo isali? Sabi niya, sir, yun na, sabi ko, how many? 5,000? Anong sabi ni Bato? 1.6 million Pilipino. Putang ina. Putang ina ninyo. 1,000,006 Pilipino addicted to shabu, reduced to slavery, to a drug called shabu, araw-araw.